under the Constitution, bawal din ang foreign troops and facilities, hindi lang ang mga base, kung walang concurrence ang Senado. At dito, pamahalaan ng dadalawas, Ginoong Noynoy, Ginoong Boards Gasmin. Paano naman yung sinasabi ng saligang batas na kailangang mag-conquer ang Senado? So, itong 1987 Constitution, kung hindi natin pagpipitaganan, hindi natin irerespeto, eh sino rerespeto dyan? If you look at American jurisprudence, even a domestic law is superior to a treaty. Repeatedly, sinasabi ng Korte Suprema yan. Eh dito, hindi lang ordinaryong batas eh. Saligang batas pa natin, 1987, na hindi pwedeng baliwalain ang Senado. At kung maaari, magkaroon pa ng plebisito, dahil in the words of Father Bernas, the presence of foreign troops is a matter of transcendental importance. Well, our argument is pretty straightforward that the EDCA is an implementing agreement of the general commitments of the Republic under the NDP and the specific commitments of the Philippines under the VFA. That's why. Yeah, it's that straightforward actually. Mm-mm. Kaya hindi kailangan yung... Kasi sinasabi nila kailangan dudumaan sa Senate. Well, on the part of the government, we believe it's clearly an implementing agreement and therefore the president can sign it on his own. Mm-mm. Yung mga ibang arguments nila, sir, na parang it violates the Constitution, yung iba pa nilang minention sa mga petitions. Well, what we realize is that halos lahat ng mga argumento nila have already been raised in previous petitions. Mm-hmm. So, this is the fourth or fifth case involving the same arguments. Kami mula sa Kilusan para sa Pagbansang Demokrasya ay narito sa harapan ng Supreme Court. Gusto naming sabihin sa ating gobyerno na hindi dapat natin inaasa ang pagtatanggol sa ating seguridad at sa ating bansa sa kagaya nitong pasunduan ng Enhanced Defense Cooperation. Dahil tayo ay nagiging target ng mga pagsalakay ng mga kalaban ng Estados Unidos.